Bawat araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Do You See People or Trees? Marami mga bagay kung sasabihin ng iba kulang, sasabihin ng iba bitin, hindi laging satisfied ang mga tao sa lahat ng kanilang nakikita, nadidinig, natatamasa. Samantala, ang sabi ng Panginoong Jesus sa John 10:10, I came that they might have life and have it to the full. Kalooban ng Panginoon na mag-umapaw, mapuno ang ating buhay. Puno ba tayo o kulang? Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, Do you see people or trees? Or is the Lord finished with you yet? Aming Diyos, humihingi po kami ng simpleng mensahe. Nawa po, linisin yung aming puso. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Alisin ang mga balakid, mga hadlang upang maunawaan namin kayo. Buksan niyo po ang aming mata at aming tainga at maunawaan namin ang dapat unawain sa sandaling ito. Speak, Father, speak powerfully from your throne of grace. May you use your servant only as your instrument, but may you be the real speaker. In the name of Jesus, we reject and rebuke all lies, all half-truths, all work of evil that may hinder us from seeing you. And we pray that you will accomplish your holy purpose. Patahimikin mo pong aming loob, payapain niyo pong aming damdamin, paginhawahin ang aming mga katawan, pagalingin niyo po mga sakit namin, Panginoon, lalong-lalo ang sakit naming emosyonal at espiritual, magang ang sakit ng aming katawan. Nawa maglakad kayong may kapangyarihan sa aming kalagitnaan, and may you dispense blessing to each one of us. Lord, we want to hear you. We hide in the shadow of your love. We cover ourselves with the blood of Jesus. And in the name of Christ, we reject and drive away any presence of evil. We frustrate malicious plans of evil men and evil spirits against this assembly and against individuals in this assembly right now. And Lord, we ask you, let your glory shine in our midst. In the name of Jesus, we pray confidently. Amen. Do you see people or trees? Ito pong ganitong kasabihan ay bagay at nauunawaan ng mga may edad na, na lumalabo ang mata, o kaya nagkakaroon ng mga cataracts, nagkakaroon ng panglalabo ang mata, na pag may naglalakad na tao, akala mo ang nakikita nila yung mga naglalakad na puno at hindi malinaw ang mukha, hindi malinaw ang detalye ng nakikita nila. May ganito pong karanasan noong ang Panginoong Jesus ay narito sa lupa. Mark 8:22-24. They came to Bethsaida, and some people brought him a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, Do you see anything? He looked up and said, I see people. They look like trees walking around. Ang Panginoon po ay nagiging kilala na mapagpagaling at makapangyarihan at kayang magpagaling. Bagamat hindi naman yun ang pangunahing layunin ng bawat lakad niya at pagpaparot-parito at pagpupunta dito at doon, subalit sa habag niya sa napakaraming mamay karamdaman, ay pinagaling niya ang marami sa kanila. At nang pumunta siya dito sa Bethsaida, isang bulag na lalaki ang dinala sa kanya. Ito'y bulag, hindi nakakakita. So sa konteksto nito ay isang completely blind man ang nagpunta sa kanya, kaya kinakailangan itong dalhin ng mga kamag-anak o nag-aalaga sa kanya. At dinala niya ang lalaking ito sa labas ng bayan kung saan nilagyan niya ng kanyang laway ang mata ng lalaking ito. Mabuti na lang at hindi na ganito ngayon ang mga doktor.
Ang Panginoong Hesus lang ang dapat gumawa nito. So nilagyan niya ng kanyang laway ang mata ng lalaki at sinabi, "O ano, may nakikita ka na ba?" At tumunghay ang lalaki, sabi, "May nababanaag po akong mga taong parang mga puno na naglalakad." So the man was healed and touched and spat on by Jesus. The man's eyes were opened. The blindness was healed, but not completely. Nakakita, nakabanaag, pero hindi labis, hindi sapat, hindi ganap. His vision was still blurred. Mark 8:25, as we continue with the story. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes. Then his eyes were opened. His sight was restored. And he saw everything clearly. Praise God. And may this story repeat many more times, even in our midst. So the Lord repeated his ministration. The man's eyes were fully opened. The man's sight was fully restored. And as the Bible says, he saw everything clearly. Inulit. Sabi ng Panginoon, "Oh, nakakakita ka na ba? Eh, malabo pa po. Parang misto lang mga tao, ang mga puno, ang mga naglalakad na tao." So, hindi po siyang muli. At nung sinabi, "Oh, ano? Kumusta na? Aba, buong-buo na po ang nakikita ko ngayon. Ang linaw-linaw na. Napaka-detalya na." Sa atin pong buhay, maski ngayon, people bring people to the Lord. Dinadala natin ang mga kaibigan natin, kamag-anak, pinsan, mahal sa buhay, even strangers, to the Lord. Why? Because they too are blind. Like we were blind, all people are spiritually blind because of sin. But those who have been spiritually enabled to see will now have a burden for those who remain blind. That's why you like to bring people to the Lord. May dinadala tayong mga lumpo, may dinadala tayong mga may sakit, pero lahat yon, yun din ang ibig sabihin. Spiritually paralyzed, spiritually ill, spiritually blind, and Jesus is the answer. At tulad noon, hanggang ngayon, the Lord touches people. But an initial touch may not be complete. It may not be enough. It doesn't mean that the Lord is not complete. It could mean that there are other things that hinder the full ministration. Maaaring kulang ang pananalig noong pinapagaling. Maaaring may mga nangongontra. Maaaring kailangan pa naturuan ng tao na lalo pang lumapit sa Panginoon. The Lord continues and should be allowed to continue ministering to the blind, to people, in fact, to us. Isa po ito na nakikita nating leksyon dito. Hindi lamang minsan tayo na nahipo ng Panginoon ay kakaripas tayo ng takbo, pauwi, o para ituloy ang mga ginagawa natin at gustong gawin. Do not go home too soon. Stay with the Lord long enough. Stay with the Lord and continue and allow the Lord to continue ministering to you till you see clearly and till you are cleared to go. Hindi kailangang nagmamadali ang isang tao, lalo't Panginoon ang ating kaharap. Parang marami sa ating mga kababayan, kukonsulta sa doktor, papayuhan ng ganitong gamot, at pag guminhawa ng konti, titigilan na ang pag-inom ng gamot. Dala marahil kumisan ng karalitaan, iniisip nating wala na akong perang ibibili pa ng gamot, sayang ang ibibili ko pa ng gamot, ibibili ko na lang ng pagkain, dahil guminhawa na naman ang aking pakiramdam. Pero alam natin, lalong-lalo kung antibiotics ang iniinom, kailangan kumpleto ang dosage. Pag sinabi ng doktor na inumin mo ito ng isang linggo, kahit sa pangatlong araw ay maginhawa ka na, dapat mong tapusing inumin yon, dahil pagka hindi ay babalikan ka ng sakit na yon at higit na ngayon yun na matagumpay pag binalikan ka. Kailangang full dosage. At kung sa medical practice ay atin po itong isinasaalang-alang, lalo naman sa ating spiritual growth. Hindi agad-agad na natatapos ang dealing sa atin ng Panginoon. We must allow the Lord to continue ministering to us till we can see very, very clearly. Today, that initial touch, that initial ministration of Jesus can be what you call the born-again experience or salvation. Hindi ko man na born-again ka na, itinaas mo ang iyong kamay, pumikit ka, tinanggap mo si Jesus, ay okay na, tapos na. Umpisa pa lang yun. Kailangan patuloy ka na manahan sa Panginoon, patuloy na tumawag, patuloy na lumago para makumpleto ang paghipo sa'yo ng Panginoon. This can be church attendance.
Akala ng iba kung umaattend sila sa church once a week, yun na ang buong pagkakristyano nila, yun na ang buong-buong kagustuhan ni Kristo para sa kanila. Kaya anong nakikita nila sa paligid? People look like trees walking around. Akala ng iba yun ay learning, matuto ka ng konting verses, o kaya magkaroon ka ng ministry. May ministry na ako, okay na ako. Pwede na akong hindi umattend ng worship kasi may ministry naman ako, may ginagawa ako sa likod. Ako ang naghahain at naghihiwa ng mga puto, nakakainin sa Lord's Supper. So pwede na akong hindi makinig, may ginagawa na naman ako eh. May ganyan mga tao. Konting spiritual experience, konting service, konting attendance. They think that is all that Christ can do for them and with them. And therefore, there is incomplete ministration. This initial touches of the Lord do not guarantee that people will already see well, that people will have a clear vision, and that people will be all right, and that they will be maturing enough. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, do you see people or trees? Anong kahulugan nun? Pagka iniinis kayo ng biyana nyo, o ng nanay nyo, o ng kapatid nyo, o ng asawa ninyo, o kung kahit sino, ang nakikita nyo ba isang demonyong dapat durugin o isang kawawang kaluluwang dapat arugain at ipanalangin at turuan? Do you see people or trees? Because if your heart is in the right place and the ministration of the Lord to you is complete, you will never look at people as enemies to be conquered, but you will look at them as victims to be saved. And you will look at them as patients to be ministered to. Pag may nakakainis, ang atin nga bang reaction ay mainis, therefore you see only trees, not people. Pagka merong nangangailangan, ang tendency mo bang magawin ay umiwas dahil maaabala ka, o paabala ka naman tulad ng ginawa ni Jesus na nagpaabala ng lubos para magmahal. Pag nakakakita ba tayo ng mga verses na nagtuturo ng mga mahirap gawin tulad ng tithing, giving, serving, ang tendency ba natin ay maging selective sa Word of God? To choose what we like to subscribe to and to choose what we like to ignore? Or do we obey? Do we see clearly? Pag nakakakita ka ba ng pagkaganda-gandang babae o lalaki, nakaakit-akit at ika inaakit na magkasala, nakikita mo ba talaga ang mukha ni Satanas at sinasabi mong, Satanas, lumayo ka sa akin? O nakakakita ka talaga ng kaakit-akit at gusto mo naman ng paakit? Do you see clearly? When there is a very trying situation that tempts you to show the beast in you, are you tempted to be beastly and animalistic? Or you see, this is the tactic of the devil, I will never be deceived. Pag may umuubos lang yung pasensya, nakikita mo ba ito as an opportunity to be standing up for God? Or does it become an opportunity to side with the devil? Do you see clearly? Do you understand biblical teachings well? Do you see the truth clearly enough as to obey it? Ganun na ba ang kalinaw ng pagkaalam natin at pagkaunawa sa salita ng Diyos na ang buhay natin ay nagigituloy ligtas at maganda dahil sa pagsunod? Kadalasan, pwede nating masabi sa marami, God is not finished with you yet. Nakakakita ka pa lang ng konti, huwag kang lumayo. Huwag kang mag-declare ng independence. Lalo ka pang sumunod kay Jesus, bumuntot-buntot, dahil hindi ka pa lubos na nakakakita, pero dahil sa nalasap mo na, na sample ng kanyang kabutihan, dapat huwag ka nang bumitaw eh. Bulag na bulag ka kanina, nakaaninaw ka na ngayon, huwag ka munang umuwi. Kulang pa yan? At yung pagkakaaninaw mo ng konti, isang pangako kung ano pang maaaring higit na mangyari sa'yo kung lulubos-lubusin mo ang pagpayag na ikaw ay hipuin ng Panginoong Jesus. Hindi sapat na nasave ang isang tao at na born again. Kailangan ng isang tao ay patuloy na nagiging mas kamukha ni Kristo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. 2 Corinthians 3:18, we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord. Tayo daw ay patuloy na lalong nagkakaroon ng kaluwalhatian. Tayo ay patuloy na nababago at binabago para mas lalong maging kawangis ni Jesus. So we are being transformed into His likeness
with ever increasing glory. So do not be contented being just like what you wear last week. Dapat you are more Christ-like today than last week. Huwag makontentong nakaaninag na lang, meron pang improvement na pwede mangyari. Room for improvement is the biggest room in the world. So, have a follow-up touch from the Lord. Hindi naman yan dahil hindi tayo kayang gamutin ni Lord minsanan lang, kundi marahil ay yan nga ang mabuti, dahil kung nagamot na tayo ng lubos, baka iwan na natin siya. Kaya yung mga ibang doktor, bumalik ka next week dahil gusto ka pa niyang gamutin, o kaya gusto pa niya makasingil kung ano man sa dalawang yon. Pero siguradong hindi ganoon ang Panginoon. Dahil gusto ka pa niya talagang gamutin, kaya dapat tayong bumalik. Tulad din ng layunin ng napakaraming doktor na busila kang kalooban, gusto ka pa niyang makita. At saka binigyan ka niya ng reseta, hindi siya siguro tiya kung ano magiging bunga noon, kaya sabi, bumalik ka next week, tignan natin kung anong naging bunga. At pag sabi mong, doktor, hindi ako gumaling, maglalabas siya ng reseta, reseta kang iba. Eh kung hindi ka na bumalik, patuloy mong ininom yung hindi pala man tumatalab, dahil iba naman ang kalagayan ng iyong katawan, o baka nagkamali yung doktor na binigay sa'yo, malaman man lang niya. Pero hindi ganoon ang Panginoon. Gusto kanyang bumalik ng bumalik ng bumalik dahil ang dami-dami niyang nakalaang pagpapala na kailangan kunin mo. So kailangan bumabalik tayo sa Panginoon. Hindi sapat yung umaatian na naman ako ng Sunday eh. Bumalik pa kayo ng ibang araw. May iba pa tayong klase, may training pa tayo, may prayer, may practice, may meeting, marami pa eh. Hindi sapat yung meron na kayong naalalang isang verse, mag-aral pa kayo na mag-aral. Sapagkat ang buhay ng Kristiyano dapat umiinog sa katawan ni Kristo. At ano ba ang katawan ni Kristo? Yung church, yung kapatiran. Naghahanap buhay lang tayo para magkaroon tayo ng makakain at hindi tayo mamatay, pero hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Huwag kayong magpapadaya kung ang buong buhay niyo umikot na lang sa paghahanap buhay. Dahil naghahanap buhay ka lang para kami kainin, para kabuhay. At ngayon kung buhay ka, aanin mo ngayon yung buhay mo. Doon ka palang dumating sa katuturan ng buhay. So hindi ka lang kahig ng kahig para tumuka. Dahil pag nakatuka ka na, o ano ngayon ang gagawin mo sa iyong lakas? Ano ngayon ang gagawin mo sa iyong buhay? Doon pa lang tayo nagkakaroon ng katuturan. So kailangan meron tayong mga involvements, mga paglilingkod. Kasi kung gusto natin si Kristo ang kasama natin sa buhay, gusto natin yung Lord be with me. No, it's not a matter of the Lord being with you, but the question is, are you with the Lord? Dahil kung ang gusto mo halimbawa na makasama sa buhay, eh military man, pinakasalan mo, di ba't kaladkad ka niya sa kanyang mga duty? Kung saan niya mapunta, daladala ka. Kung salesman ang asawa mo, kung saan niya naka-assign, doon titira, daladala kayo mag-iina. Kung ang napangasawa mo, eh ganito't ganon, ganon, doon ka pupunta. Eh ngayon, talagang si Kristo ang ating partner, eh di kung nasan siya, nandun tayo. At nasan siya? Sa pagtuturo ng kabanalan at karunungan, sa paglilingkod sa mga kawawa, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, nandun siya. Kaya kailangan nandun tayo kung gusto nating makasama natin si Lord. At habang nakakasama natin siya ng matagal, sa paglilingkod, sa pag-aaral, sa pananalangin, sa pakikisalamuha at pakiisa sa mga kapatiran, you get ministered to by the many facets of Christ. Because Christ lives in every Christian, and every Christian has a different gift, it is only when you truly fellowship with many Christians that these gifts are ministered to you, and that's when you grow. That's why you need to be in the fellowship. Then you might say, I don't need the fellowship. Well, that is highly contestable, even if that was true, that you don't need the fellowship. But the fellowship needs you, so you have to be there. It is our duty to the body of Christ, which is the church, to be there. What do you do? How do you have a complete follow-up from the Lord? Study. Keep studying. 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be afraid and who correctly handles the word of truth. So, how can you be approved when you know the word of God? How can you be a workman who does not need to be ashamed when people ask you and you can answer? That you can not only just defend your faith, but you can also explain it so well that people begin to believe in the same faith that you have. How can you correctly handle the word of truth? Only when you study. Study, keep studying. Another way to have a follow-up from the Lord is to obey. We learn the word of God not to increase in knowledge, but to obey the word of God.
Acts 5:32, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. So, kanino ibinibigay yung Spirit? To those who obey Him. Dalawa po ang presensya ng Espiritu sa buhay ng mananampalataya. One is when the Holy Spirit indwells you. When you accept Jesus as Savior and Lord, the Holy Spirit indwells you. Tumitira na siya doon sa inyong puso. Dahil tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. But there's a deeper indwelling, and that is infilling. This is the amount, the extent, the gravity, the power of the presence of the Spirit in you, which is directly proportionate to your obedience to God. Kahit naman disobedient ka, may Holy Spirit sa puso mo eh. Kaya ka nga nagigilty dahil may Holy Spirit doon eh. Yung dating hindi ka nagigilty, nagigilty ka na ngayon. Di may Holy Spirit, you are indwelt. But to conquer our capacity and our propensity to sin, to have power, to understand the deeper knowledge of God, you need infilling. And infilling is given to the obedient. Kaya habang sumusunod ka, nauunawaan mo ang pagiging tama ng salita ng Diyos. Parang mapakasiyan eh. Pag sinabing maglakad ka ng 7 hakbang, naglakad ka, lumiko ka sa kanan, humakbang ka ng 3 hakbang, lumiko ka nga, tapos eh, maglakad ka pa ng 2 hakbang at kalahati, at ginawa mo nga, at pagkatapos yumuko ka ng 2 pie, at pagkatapos bigla kang gumapang ng 3 metro, at pag nakita mo yung kayamanan doon sa dulo, sasabihin mo, tama ang mapa. At ganoon din po ang salita ng Diyos. Only when you obey it, will you gather the fruit of obedience and will you come to realizations that indeed the Word of God is true and powerful. But how can you discover that if you do not obey? Obey first. Then you will discover. Believe, then you will see. Hindi pwede sa salita ng Diyos yung to see is to believe. Proof muna bago ako sumunod. No! Sumunod ka, then you will see the proof. Because only those who obey will see. Those who will never obey until they see can never see anymore because they don't obey. Pag sinabing hiwalayan mo yung taong yan na nagiging dahilan ng iyong kasalanan, sundin mo kahit sinasabi ng every single cell of your body, hindi mo kaya. Tapos pag sinunod mo, dun mo lang malalaman, kaya pala. Believe. Obedience demonstrates the correctness of God's teachings. Obedience demonstrates the truthfulness of God's teachings. So, you were touched as a victim, now you have been saved. Be touched as a follower. It's different to be touched as somebody to be saved. It's different to be touched as a pupil. And it's beautiful to be touched as a follower. Then serve. This is a very powerful follow-up. Serve. Because God serves, the only way to fellowship with Him is to be side by side with Him, serving. Kaya po tayo, pag naglilingkod, nakikipag-fellowship tayo sa ating mga kapwa mananampalataya, and this is the initial thing that we enjoy and see, but beyond that, we really fellowship with Jesus, who is the author of work, and who is the commissioner of work. Kaya pag sinabi niyang work, do this, do that, sumali ka sa choir, mag-practice ka, sumali ka sa ganitong committee, maglingkod ka, dun mo matatagpuan ang fellowship with Jesus dahil nandun siya sa larangan ng paggawa. Be full of good works. You want to see more clearly? Be full of good works. Bawat masamang ginagawa natin o bawat mabuting dapat gawin na hindi natin ginagawa, nagtatapal ng dumi sa ating mata at lalo lang tayong nagiging bulag. Ang bawat ginagawa nating pagiging makasarili, lalo lang tayong nabubunsod na mas maging makasarili. Ang bawat paggawa natin ng mali, pagsunod sa mga gusto ng ating laman, ay lalo lamang na nagbubunsod sa atin na maging alipin ng mga kagustuhang ito. Because whatever you do and keeps doing becomes a habit, and whatever habit is becomes your master. Kaya kailangan gumagawa tayo ng habit to do good. Ephesians 2:10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Likha tayo ng Diyos, at nilikha tayo, sinadya tayo para gumawa ng mabubuting gawa na inihanda at inilaan ng Panginoon noon paman. May inilaan ng Diyos na listahan ng mga dapat mabubuting gawin ng isang anak niya, ng bawat anak niya. Pero dahil meron tayong free will, kuminsan namatay ka na lang at lahat, hindi mo pa nagawa, o konti lang kayo nasunod. Kaya namatay ka na lang at lahat, ang nakikita mo pa rin, people who look like trees that are walking. Hindi naging malinaw ang lahat kasi kulang sa paggawa.
Malachi 3:18. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Mayroong pagkakaiba at mayroong pagkakahati sa pagitan ng dalawang pangkat, ang mga naglilingkod sa Diyos at ang mga hindi naglilingkod sa Diyos. Sabi sa Malachi 3:18, you will again see the distinction. There will be, if it is not yet apparent to you, there will be a distinction. So, dalawa pa lang uri ng tao among God's children, ha? Huwag na natin pag-usapan yung hindi pa anak ng Diyos, yung anak ng Diyos, yung naglilingkod at yung hindi. At kung meron sa ating nakakalusot na kahit hindi naglilingkod, hindi naman nahahalata, akala lang natin yon, alam ng Diyos. At sabi, darating ang panahon, ibubunyag at makikita ang pinagkaiba ng naglingkod at hindi. Christian work, Christian service articulates doctrine. When you serve, you begin to understand what you cannot understand just sitting down in a classroom. Iba yung merong laboratory. Kaya nakita nyo kahit sa mga paaralan, may laboratory. Maiintindihan mo ba talaga yung chemistry kung puro libro at drawing, kailangan pumunta ka doon sa laboratorio at kuminsang hindi mo sinunod ang instruction, nagsiklab at nasunog ang kilay mo. Di alam mo na, yung pala ang nangyayari talaga. Iba yung may laboratory class. Iba yung sinasabi sa inyo kung paano humihinga ang baga ng palaka at iba naman na may dinadisek ang palaka. Kaya sa buhay, dapat may laboratory. Pag nakaupo tayo sa isang worship service, classroom lang yan eh, nadidinig mo lang yung turo. Umaattend ka ng Bible study, classroom lang yan. Kailangan merong kag-laboratory na pinag-a-applyan yan. Larangan ng paglilingkod, when you get your feet wet, when you roll up your sleeves and pull your hair down and work the work of Jesus. That's when you understand what you cannot fully comprehend only when you look at it intellectually. Sasabihin ba, head knowledge lang naman ang pagiging Kristiyano niyan eh. Hanggang alam lang na verses, hindi naman a-apply. Kailangan ng service and be touched as a co-worker of Jesus. So nakita niyo, dumadaming angulo how the Lord can touch us. Another follow-up that's very important is fellowship. Pakikiisa, pakikasalamuha, pakikihalubilo, pakikipagmabutihan, pakikisangkot, pakikisama sa mga ibang anak ng Diyos. We have to fellowship. Napakaganda ng ating wika, ang daming levels of fellowship. Pakikipagmabutihan, pakikitungo, pakikihalubilo. Ang ending dapat niyan, pakikiisa. Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another all the more as you see the day approaching. So dagdagan pa ang pakikiisa sa kapatiran. And be touched as a family member, be touched as part of the group. May mga blessing po na ibinibigay ng Diyos individually, pero may mga blessing na ibinibigay niya only when the children of God are together and He gives it corporately. Tulad ng blessing na nangyari sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. Nakita niyo po nung mabutihin ng Diyos na bumaba ang Espiritu niya at ipagkaloob sa mga mananampalataya, hindi nangyari nung may kanya-kanyang ginagawa ang mga tao, nung sila'y sama-sama, may pagkakaisa, nananalangin, doon minabuti ng Diyos na ibigay ang kanyang spiritual gift. At bagamat ito ay isang corporate experience, the gift was given also to each and every person who was there. But it was given when they were together. Wonderful things happen when the people of God are together. Meron pong himala ang togetherness na hindi naiintindihan ng ibang lahi. Bakit tayo mga Pilipino, namatay na nga yung kamag-anak, pinagpipilitan pa na makakuha ng exit visa from Saudi Arabia, ipagpipilitan pa na magkaroon ng leave, gumastos para umuwi. Alam niyo po yung mga ibang lahi na nag-e-employ ng mga Pilipinos, hindi nila maintindihan. Sasabihin nila, patay na, ba't uuwi ka pa? Hindi nila alam na kailangan magkasama-sama tayo. Iba yung nagyayakapan na nag-iiyakan sabay-sabay kaysa umiiyak lang mag-isa.
Iba yung nagkakakita-kita kayo. May lakas. Merong tibay. At yan ay alam ng Panginoon. In fact, nilikha niya ang tao to fellowship with Him and to fellowship with one another. Kaya ano pong ginagawa ni Satan para biguin ang magandang balak ng Diyos para sa tao na sumaya in togetherness? Tinutokso niya tayong maging mayabang, maging proud. Because when you are proud, nobody likes you. Then you'll be alone. Nagtagumpay si Satan na ihiwalay ka sa iba para ka malungkot. Kaya gusto ni Satan, selfish ka. Pagka madamot ka, walang may gusto sa iyo eh. Di mag-iisa ka, yun ang ending. Eh kung palabigay ka, ang daming nagkakaroon ng pagmamahal sa iyo, di marami kang kasama. Kaya ang tinuturo ni Lord, mapagbigay ka dapat. Sabi ni Satan, wag ka magbibigay, be practical. Sa iyo nga, kulang pa. Kaya ang gusto ng Panginoon, tayo mapagpakumbaba. Dahil kung mapagpakumbaba ang isang tao, maraming may gusto sa kanya. Pero kung ikay ang yabang-yabang, walang may gustong sumama sa iyo. Lahat ng itinuturo ni Satan, ang ending lang ito, mga kapatid, ihiwalay ka sa Diyos at ihiwalay ka sa kapwa-tao. Dahil pag nag-iisa ka, kayang-kaya kanyang siklot-siklotin. Akala nyo ba pagdurusa yung ikay mapagbigay? Hindi. Wise people will be givers. Because in giving, people love us. Although hindi naman dapat yun ang ating intention, pero yun pa rin ang ending eh. Pagpalabigay ka, gusto ka ng tao. So yung lagi nalang kumukuha, humihila, kanya ng kanya ang lahat, pwedeng marami siyang maipon, pero pag namatay siya, wala nakikipaglibing. Pag may sakit siya, kailangan bumuumupa pa siya ng professional nurse para may mag-alaga, wala man lang dumadalaw sa kanya. Yung bang gusto natin sa buhay? Akala ng iba, talo ka pag sinunod mo si Jesus. Lugi ka. No. Ipalulugi ba tayo ng Diyos? Alam niya kung anong tama, alam niya kung anong mabuti. Sabi niya, maging mapagbigay ka, maging mapagpatawad, maging magpasensyoso ka. Huwag kang mayabang, huwag kang sensitive, kasi pag lagi kang nagtatampo, kakailisan ka na, wala nang gagawin ng tao, kundi suyuin ka nalang suyuin. Mapapagod din yan. Kaya sabi ni Satan, sige, magtampo ka. Naglakaran sila, hindi ka inimbita, magtampo ka. Nakakain na sila, nag-uumpisa na, hindi ka pa tinatawag, magtampo ka. Ikaw naman, tampo ka ng tampo, ang ending, nag-iisa ka lang lalo. Eh, mano bang, oy, uupo na rin ako dito. Diba? Hindi ka inimbita, di isiksik mo ang sarili mo. Lalo inilabas mong may masarap ka palang baon, ako susunod, dali-dali ka na tinatawag. Pero kung hilig-hilig mong pumunta sa mga gathering, wala ka man lang dala, ang bit-bit mo lang, ang sikmura mong walang laman, di ka marunong magbigay, eh talagang walang magkakagusto sa'yo. Kaya pag sinuri po natin ang mga utos ng Diyos, ang ganda-ganda. Spiritually, and if you want to be really practical, it's still what is practical. Akala ng iba, pag maka-Diyos ka, hindi ka practical. Sa kanila kasi ang practical, yung satanic ka. Be practical, ibig sabihin, labangan mo yung iba, mauna ka na, solohid mo yan. But unless you obey God, you will never know na napaka-practical talaga ng ipinapagawa niya sa atin. And finally, at least for today's purposes, how do you have a follow-up from the Lord? Believe. Keep believing. Mark 9:23, everything is possible for him who believes. Kung yung tao na yon na hinipunan, nilagyan pa ng laway, sabi, lalaway-laway ka pa, yung pala kalahati lang makikita ko. Di ba may mga ganyang tao? Atin-atin pa ako ng Bible study, yung pala, yung anak ko lalagdatin, yung pala, mamamatayan kami ng mahal sa buhay. Ang nakikita nila yung negative. Natututunan ko pa itong Bible na to, na inistuloy sa akin yung mga kaibigan ko, hindi na ako isinasama ngayon. Pwede kasing sumbatan ng taong ito yung si Lord eh. Palagay-lagay ka pa ng laway, yung pala, ganyan lang. Pagka sinisikap mo ang isang tao na gawa ng mabuti, sabi pa, gawa-gawa ka pa ng mabuti, hindi pala perfect, kulang pala, ganyan ka lang. Pero sa taong ito, yung konting naranasan niya ay naging sapat para maniwala pa siya, para pahipo uli. It's really attitude. Alam niyo, hindi edukasyon ang mahalaga sa tao, although may konting kahalagahan yan. Hindi connection, hindi ganda. Ang pinakamahalaga sa tao, attitude. Pareho lang kayong nainitan, yung maganda ang attitude, magiging maganda ang kanyang reaksyon. Yung negative ang attitude, negative ang reaksyon yan. The same heat that melts the wax hardens the clay. So if you have a good attitude, you may not be the wax, but you can be the clay if it's hot. And the heat hardens you, makes you more complete rather than melts you. You cannot change the world, but you can always change your attitude. And you can always choose how to react. You cannot choose everything that happens to you, but you can choose how you will react. That's why it is important to have attitude, a good one. Believe. Be touched as a believer. That's the best touch, when you believe. Sa atin pong nakalasap na ng mga sample ng kabutihan ng Diyos, humingi pa kayo. Hindi ipaghihirap ng Diyos na bigyan kayo
Lakasan nyo ang loob, lakihan nyo ang hingi. Dahil pareho lang yon sa Diyos. Dare to ask of great things because everything is possible for him who believes. Dapat wala sa bokabularyo ng mga Kristiyano yung imposible. Dahil walang imposible sa Diyos. Everything is possible. Many Christians are still in stage 1 of the Lord's healing, the Lord's restoration and miracle. Nakakita, pero konti lang. Do not be contented with seeing just trees. Continue to receive ministration from the Lord. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So grow in what? In grace and knowledge. Grow in areas that you can understand in knowledge. And grow in all other areas that you may not comprehend, which is under God's grace. Be patient also with others who are still in stage 1. Mga kapatid, kung minsan pupunta ka sa isang church, na inis ka doon sa katabi mo dahil hindi ka pinansin, hindi ka in-entertain, yung pala stage 1 pa lang din siya eh. So, hindi naman common nandyan, mature na yan eh. Hindi tayo laging dapat mapaghanap. Hindi common, may Sunday school teacher, yung anak mo, ine-expect mo na yung Sunday school teacher ay perfect. Kasi baka nga mas mature ka pa sa kanya, pero sinisikap lang niya maglingkod, kaya siya nandun. So kung yung kanyang imperfection, imbes pagsasampalin mo siya at pagalitan ng pagalitan dahil may pagkakamali siya, una dapat pasalamat ka, buti na lang may Sunday school teacher. Ako nga hindi Sunday school teacher eh. Buti na lamang siya ay naglilingkod, kahit siya merong kulang, ipapanalangin ko siya, tutulungan ko siya. At kung talagang alam ko ang dapat gawin, edi ako ang mag-Sunday school teacher para mailagay ko sa tama yan. But for you to criticize and to be unkind to the servants of God, especially volunteer workers, that's out of place. Pasalamat tayo, meron tayong mga naglilingkod dyan. Mayroon pang ano ba naman yung tumutugtog na yan? Medyo off key yata ang tugtog. Alam mo palang tumugtog, anong ginagawa mo dyan sa baba? Ba't di ka sumampa dito tumugtog ka? Malay mo, talagang hindi siya masyadong magaling, pero gustong-gusto lang niya mag-serve. You should appreciate that. When there are attempts to improve the system and there are directions that people are to follow, just follow. So, ang dami-dami niya namang system, ang hirap-hirap naman. At least, there is an attempt to have a system. You know why? Because all of us are just like this patient. And probably many of us don't see it clearly even up to now. Dahil hindi pa tapos ang Diyos atin. Kailangan malawak ang pangunawa natin sa ating kapwa. Kaya yung iba natatakot tuloy mag-serve eh. Matapos mong himukin, pilitin, turuan, palakasin ang loob na mag-preach, kutakot-takot na pintas ang inabot sa mga maseselang nakinig. Yan ang mga maseselan, I dare you, yan ang mga walang trabaho sa church. Yung mga maraming pintas, yan ang maraming reklamo, yan ang mga tamad at batugan at hindi naglilingkod. Sa kawalan ng ginagawa, maraming oras maghanap ng kapintasan. Dahil yung mga tunay na naglilingkod, alam nila na yung imperfection ng system, alam nila yung imperfection ng bawat tao, alam nila yung mga struggles ng bawat isa na pinipilit lang maging matapang at maglingkod pa rin. Alam nila yung kaya nagiging maunawain. Pero hindi naglilingkod, who expect perfection, these are the ones who don't serve at all. Kaya sabi ko, service is important. When you serve, you begin to understand the system. You begin to understand that there are limitations. You put your feet on the ground. You get grounded. So mga kapatid, kung meron po tayong kapatid sa Panginoon na nakakita pa lang ng mga tao na marampuno, sabihin, ano ka ba, Kristiyano ka, ba't puno pa lang nakikita mo, hindi mo makitang malinaw. Be patient with people. God is not yet finished working with them. And if you can be God's instrument so that they might mature, offer yourself as a living sacrifice so that you can be an instrument of blessing. What must we still see clearly? Kung may mga doctrine, hindi natin masyadong naiintindihan, do we study? Study. May mga regulasyon, hindi natin maintindihan, but ganon, work, and you will know why there are regulations. Yun pong sinabi natin mga limang follow-up from the Lord. These are important ministrations that many of us need. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Ano nga ba ang aming mga kabulagan sa buhay? Ano ang mga kalabuan ng aming mata? Continue the good work that you have begun in us, O God. Binigyan niyo po kami ng kaligtasan. Binigyan niyo kami ng katuruan. Dagdagan niyo po. Kung kailangan kami magtagal, magpabalik-balik, gagawin namin para mahipon niyo pa kami. Kung kinakailangan kami mag-aral pa, maglingkod, sumunod, gagawin namin. Continue the good work that you have begun in each one of us, O God. Huwag nawa kaming makontento na malabo ang aming paningin, kakapakapa, umaaninag, nagkakatumba-tumba. Gusto namin, Panginoon, makakita ng malinaw na malinaw
At alam namin magagawa lang yan kung patuloy na papayagan namin kayo na kami baguhin, kami hipuin, kami paghimalaan. Mga kapatid, yumuko tayo sa Panginoon at magbulay-bulay kung anong larangan ng buhay natin ang malabo pa. Malabo pa ba ang ating karunungan sa salita ng Diyos? Malabo pa ba ang paniniwala natin na tama ang Diyos? Sa ano't anong larangan ng buhay? Malabo pa ba ang pagsunod natin sa Diyos? Ask God to touch you again so that you can see clearly. It may not be a one event touch. It may not be an instant experience. But as we continue to follow the Lord, we will see even more clearly over time. Ask the Lord. Ask the Lord to reveal to you the areas of your life where you need His touch so you can see better. And as we ask the Lord, believe and you will receive. Sabi niya, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. What areas of our lives are we still partially blind? Ask God to touch you. Be with Him in prayer. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Do you see people or trees? Para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Jesus.